So we are back again, mga kabikers, kabolers, kapalikpik at mga tropa ko sa computer. Anong balita sa inyo at anong balita sa akin? So right now, feeding time, no? Para doon sa mga alaga nating isda. At papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga pagkain na ibinibigay natin sa kanila para maging healthy ang ating mga alaga. At the same time, gusto ko sana magkaroon ng color enhancement, no? Madevelop pa yung mga kulay nila, but unfortunately, hindi ko pa makuha yung tamang proseso. So kung may mga advice kayo sa akin o may mga kaalaman kayo dyan, baka naman pwede nyo akong i-comment, no? I-share ninyo yung mga bagay na pwede makatulong dito sa ating mga isda, no? So right now, makita nyo dito sa 20 gallons natin, nandito yung ating Ibac Ryukin at yung Rancho, no? Nilagay muna natin dito sila since na malalaki naman sila. At saka nagkaroon ako ng concern, no, dahil nga nagkaroon na naman sila ng mga parasite, no. So, kailangan natin silang gamutin. At the same time din, yung last vlog ko nga, pinakita ko sa inyo na yung ating mga fry, no, nandito na sila para mas mabilis silang lumaki. Kaya dyan natin sila inilagay muna, no. Tapos dito sa ating 150 gallon, syempre, ang ating mga breeder, no, na mga orandas na broad tail. So, nandito sila para lalo silang ma-develop, lumaki, gumanda, para pag naglabas sila ng mga eggs at mga sperm nila, maganda yung kalalabasan ng fry, no? At dito, sa banda rito, nandito yung hospital tank natin. Actually, ito, nasa labas talaga, no? So, unfortunately nga lang, ginagawa yung labas natin. So, nagkaroon ng leak yung tubig, kaya nilipat mo natin sila dito. So, ito ay ating hospital tank. So, pag nagkakasakit yung ating mga alaga, nilalagay natin dito. Kaya, mapapansin nyo, kulay blue to. So, may mga gamot tayong nilalagay dyan para... At least, yung ating alagang isda, gumaling. Ayun nga, yun. So, meron tayo dito na 1 liter na methylene blue, no? At tapos, meron din tayo dito na 1 liter din na anti-chlorine, tapos para magamot sila, no? So ito yung nilalagay ko, no? Yung Epsom salt, no? So proven na to, talagang gumagaling sila dito, no? Tapos ayun nga, bukod doon may mga tinatry ako na iba-ibang klaseng pagkain. So pinapakain natin ngayon, no, sa kanila itong Ultimate Sinking Pellets, no? Tapos nag-try din ako ng ito, yung Ultimate Grooming Pellets, no, para sa color enhancement. Tapos meron din tayo dito nga itong spirulina powder, no? So ito, naglagay tayo. So hindi pa natin natetest to. Siguro mag-i-steam tayo ng egg, tapos isama natin to. Tapos meron din tayong sinking pellets, no? Itong Hupu Sinking Pellets. Actually ito, ginagamit ko na rin. Okay naman, kaya lang nag-iiba-iba ako ng brand para lang may meron na, para for the sake na mabusog lang yung ating isda. Pero may purpose din yan. Pero hindi nawawala doon sa pagpapakain natin, sa diet natin, yung ultimate, no? So yun, no? Bukod dyan, yun nga, no? Meron tayo dito. Ito yung mga brand na ginagamit natin. Nagpakain din tayo ng Chubby, ng Goldfish, yun nga, yung ultimate. Tapos, meron tayong Godzilla din na ginamit. Tapos, yung Juggernauts. Yun, no? So, yung ibang brand na medyo hindi pa natin na tatry, no? Kung paano talaga maging, hindi natin makuha eh, kung ano ba talagang pagkain ang pwede nila makain para talagang mabilis yung development. Although, hindi naman natin makuha sa isang click lang yan, no? So, matagal yung proseso, no? So, yun, no, no, nag-try din ako ng mga live food, no, like yung mga bloodworm, yung mga tubiflex na dried, no, na binibili natin. Actually, meron tayo dito, sinabay yun natin, ito, no, meron tayo dito. Tapos may mga abang tayo na, ito, no, hindi pa natin nabubuksan kasi wala pa tayong fry, no, mga BBS na makakatulong para ma-develop yung paglaki ng ating mga fry, no. So, yun muna, pakita ko sa inyo ngayon yung mga alaga nating isda. So
So yon mga kapalikpik, no? Ito yung ating mga fry, talaga namang super healthy sila, no? So yan sila, no? Malaki na sila. Yan. Maganda na yung kanilang development, talagang malalakas kumain tong mga isda na to. Yan. Yan, no? Yan. Yan sila. Mas may maliit pa tayo doon. So, ang concern ko na lang dito, mga kapalikpik, kasi nga, hindi pa natin talaga nakikita yung kanilang color development. So, yun yung mga gusto natin i-try na lumabas, no? So, ngayon, pakainin muna natin. So, yun nga, mga kapalikpik, naglagay tayo, papakain natin sa kanila ngayon yung grooming pellets ng Ultimate, no? Ganito, karami lang. Tingnan natin kung maubos ka agad nila. Pero, kaya naman nila ubusin yun. Yun, no? So, yun. Gusto naman nila yung pagkain. Ayan, kinakain naman nila yan. Ayan. Although kasi ngayon, nag-water change ako, kakatapos lang. Ayan, kaya malinaw na malinaw yung tubig natin. Yun, no? Balik naman tayo dito sa iba naman tank natin. Ito yung mga adult natin na ano, no? Lalaki na nito. Tapos may angelfish tayo dito, no? Shoutout sa'yo, Monre Moreno. Salamat dito nga pala sa angelfish na binigay niya. Kasi ang laking tulong niya ito, siya yung kumakain ng mga parasite dun sa mga isda natin, oh, pag nagkakaroon sa, kaya ngayon, mabilis na nawawala kagad yung mga parasite na yun. Okay, kapalikpik, mas marami itong ibibigay natin sa kanila dahil mas malalakas kumain ito at saka malalaki na. So, bigyan natin dito sa ibabaw. Yun, no, yan. Ayan, talaga si Blakay, ang lakas talagang kumain niyang ating rancho na yan. Kaya napakalaki na nito, no? Halos 5 inches na yung size nito, tsaka ang taba, no? Grabe yung taba niya, no? So, yun din, yung mga ryukin natin, malaki na rin at tumataba na rin sila. Tapos si yung ating red na rancho, yan, yung orange. So, yan. Yan. So, yan mga kapalikpik ang pinapakain natin, no? So, papakainin natin sila ng pag-grooming. Then, mamaya, ibang brand naman para hindi sila manawa sa mga pagkain, no? So, ito nga yung mga pagkain natin. So, although hindi pa ubos kasi meron pa ako dito na pinapakain, no? Na ibang brand. So, ito, no? So, ito yung ibang brand natin. Yan. So, ngayon, ito naman yung ating mga alaga natin breeder, papakain din natin. So yung guys, no, papakain din natin ang Ultimate Grooming Pellets. Ito, no. So gustong-gusto rin nila ito. Yun, nalagyan na natin. Yan guys. Ayun, mga kapalikpig. Yan, no. Ang lalakas na itong kumain, kaya ang lalaki na ito, no. Pag makita nyo ng personal to, talagang malalaki, no. Halos isang palad ko na itong mga alaga natin dito. So, nasa 50 gallons siya. Yan, no. Bagong water change din yan, kaya napakalinaw. Actually, nagkakaroon din ako mga kapalikpik ng concern dahil itong ating DIY na sump, eh, parang hindi na kayang palinawin, no, kasi mga 2 days na lang. 2 days pa lang, dumudumi na kagad ang ating aquarium. So, may balak ako na baka bumili ako ng glass sump dito, papunta doon, mga 36 inches, tapos meron siyang 5 chamber. So, baka sakali makatulong yun para hindi rin tayo nahihirapan na ma-maintain yung quality ng ating tubig, no? Dahil nga mahirap din yung palit ng palit ng tubig. Baka mamaya kasi magkaroon ng epekto to sa ating isda. So, ayan, bukod dyan, ito rin, no? So, ayan. So, ayan yung mga DIY natin na mga sump. Ayan, no? Tapos, kasi yung dito natin, ito yung dati natin na filter, no? Tapos, meron tayo dito na glass filter, no? Ito yung ayon. So, ayan. Although, maliit to, no? Kasi 12 inches lang to. Tapos, meron tatlong chamber. Eh, hindi siya sufficient para mabigay natin. Siguro, kasi nilagay ko yan sa 20 gallons. Pero siguro pang 10 lang siya, no? Pwede na yan yung ganyan. Tapos ganitong yung pinaka air pump niya. Ganito lang siguro.
Kasi yung iba, mga submersible na yung mga nilalagay ko, papansin nyo, yan, mga submersible na yan. Yan, no? So, tatlo yung submersible natin na Aqua Speed na A3000 yung binili natin, no? Para, bakit ganun, no? Mataas yung binili natin. Para, may mga control valve naman tayo dyan para makontrol natin yung higop ng tubig, no? So, in-anticipate ko na kasi mga susunod, o baka bibili tayo ng mas malalaking tank, no? Yung mga 50 tank, ha? Para meron na rin tayo. Tsaka konti lang kasi yung difference. Kaya pwede na. At ayun, no, sa mga nagtatanong dito sa alaga natin na si Red Bobo, ayan po, no, very healthy po si Red Bobo. Nandito na siya sa ating 20 tank, no? So, sa near future siguro, baka ilipat ko rin to sa 50 para mas lalo siyang lumaki, no? Pero right now, okay naman siya dito. Healthy naman siya dyan. Nag-i-enjoy naman siya dito. Sa tank niya, no, pinapakain natin dito mga live food din niya, no, like yung mga hipon, no, tapos may mga binibili tayo na mga pagkain, no, yung mga common goldfish lang, no, mga feeders yan, tapos may mga isda rin na mga galunggong, no, hihiwa ko lang na maliliit yun, tapos pinapakain natin sa kanya, minsan manok, no, yung mga fresh na manok, ayun, no. So yan yung kanyang sump, ginawa na natin ng paraan niyan. Tapos, ito ngayon yung ating setup. So, ganyan lang tayo, mga kapalikpik. So, yun, andyan lang siya. No? So, sa ngayon, ganyan muna itsura na ito. Sa mga susunod na linggo o buwan, eh, baka mag-iba na rin to. So, yun! So yun mga kapalikpik, maraming salamat ulit sa walang sawang panonood sa akin channel, at maraming salamat sa mga solido kong supporter, no, yung mga subscriber ko, maraming salamat, at yung sa mga bago pa lang na nakakapanood nito at nag-subscribe, maraming po salamat. Tuloy-tuloy lang po ang panonood, at dun sa mga napadaan pa lang dito sa akin channel, please lang subscribe, share and like the video, tsaka comment na rin kayo kung ano pa yung pwede makatulong din dito sa akin channel. So hanggang sa muli,